Susa miyembro ka ba ng grupong Adto? Ano yung Adto, Kuya Kim? Adto! Miyembro na mahilig mag-add to cart. Add to cart. Naku, hindi masyado, Kuya Kim. Ang daming guilty dyan. Ngayon pa namang magsa-summer, baka ready na mga summer outfit ng iba riyan. Pero parang halos lahat, pwede ng instant delivery, Kuya Kim, di ba? Alam mo, di ko lang sure, Susan, kung magugustuhan mo itong susunod nating ide-deliver. Tanggapin mo kaya. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Ahas ba yan? Ano man ang naising bilhin, meron daw nito online. Pero huwag mabibigla kung ide-deliver sa'yo, tila gumagalaw. Bukod kasi sa material na bagay, pwede na rin daw umorder online at magpa-snake delivery. Taong 2018 nang simula ni Max Santos ang kanyang ball python farm sa Marikina. At first, sabi ko, snake yan, parang takot-tako dyan. And then I researched about the ball pythons and got me into trying one and then naging dalawa. Kaya dumami siya. So I secured a certificate of wildlife registration from the DENR. Non-venomous o hindi makamandag ang ball python. Kaya para kay Mark, ito ang beginner-friendly sa mga gusto mag-alaga ng sawa. Yung pag-handle ng ball python, tinuturo din namin, dinidemonstrate din namin yun. Dapat escape-proof yung lugar kasi ayaw natin na sila ay makatakas at mapopulate nila yung ating local wildlife. So nakalagay lang sila sa mga plastic na bins or tubs. Nag-aalaga si Mac ng mahigit 200 ball python. So pwede every 5 days, every week, o kaya every other week yung pagpapakain. Ang pinapakain natin sa kanila ay mga live rodents. Katulad ng ibang hayop, dumudumi sila, umiihi din sila. Kinakailangan mo lang linisin. Hindi bababa sa 2,500 pesos ang presyo ng kada ball python na binibenta ni Mac. 5 taon nang nag-aalaga ng 6 na ball python si Francesca. Snakes in general, nagagandahan naman na talaga ako. But then, I think ball python kasi yung pinaka-match sa lifestyle namin, my family, ganyan. I have 4 kids po. And yung initial reaction po nila, natatakot sila, ganyan. I-educate lang po yung mga bata sa pag-handle ng snake. Hindi pa po ako na-strike or nakagat ever. At para dagdagan ang kanyang mga alagang ahas, sa online naghahanap ng mabibilhan si Francesca. Hindi ko na po kailangan pumunta sa facility. Meron na po silang trusted rider na nag-deliver dito, tapos COD po. Ayun, easy transaction po. Dapat alam mo na hindi lahat ay pwedeng mag-alaga, magparami at mag-deliver ng mga hayop gaya ng ball python. Ayon sa veterinaryo at wildlife enforcer ng DNR Biodiversity Management Bureau na si Dr. Esteban Toledo. Kasi when you go into breeding of this kind of wildlife, so kailangan mo ng wildlife farm permit, which is being issued by DNR Regional Executive Director sa concerned region. Pagka magta-transport ka ng hayop, na not only python, you have to have local transport permit. Pagka wala kang permit, so pwede kang kasuhan ng illegal possession, illegal trading. So depende dun sa category ng hayop, kung critically endangered itong hayop na ito, so pwede kang penalize ng 4 to 6 years, fine up to 1 million. Kaya naman maingat sila sa pag-impake ng mga ahas at pagpili na magde-deliver nito. Ang ginagawa po natin, inilalagay po natin yung ball python sa isang sealed na pouch. Tapos inilalagay natin siya sa karton na bag. Meron po kaming listahan ng mga pinagkakatiwalaang motorcycle riders. Ang ball python kaya umanong mabuhay na higit 15 taon. Kaya sila tinawag na ball python kasi pag natitreaten, they turn their body into bola. It's an exotic species, ibig sabihin, ito po ay hindi na makikita rito sa Pilipinas. Any case na may makagat ka ng pwede mong gawin is to wash it with yung antibacterial soap. Then lagyan mo na lang ng antiseptic dun sa bite area. Ang pag-aalaga ng hayop gaya ng sawa ay isang mabigat na responsibilidad at kailangan ng sapat na kaalaman at permiso sa mga otoridad.